Ang maagang pamatch ko ay unang inilunsad taong 2020. Ito din ang unang taon ng pandemya. Sa ilalim ng pamumuno ng napakasipag naming SPA Dance President, Jess Torbicbel Cruz Agarao. Layunin namin ni Jess noon makahanap kami ng sponsors na maaring tumulong sa ilang SPA Dance students na nahihirapang sumabay sa bagong sistema ng pag-aaral, which is ang online class. Unang pumasok sa isip ko noon si Jason Austria. Nakita ko kung gaano pinagdaanan ni Jason ang hirap, sakripisyo, nung time na siya ay nag-aaral. Hindi ako nagdalawang salita kay Jason at binigyan niya pa ako ng isa pang bonus. Kinausap niya ang isa niyang kaibigan, si Jason Enriquez, na tumulong din para sa aming maagang pamatch ko project. Salamat sa dalawang Jason na ito na talagang hindi nag-atubili na sila ay magbigay ng kanilang suporta para doon sa aming mga estudyante. Agad-agad ay ibinigay nila kung ano yung aming mga kailangan. Ang nakakatawa rito, si Jason Enriquez ay dati rin miyembro ng BNHS Dance Troupe. Isa rin siya sa mga naging sponsors ng BNHS SPA Dance Locker. No? Nakakatuwa na hindi talaga siya nagsasawa na tumulong sa amin. And salamat sa inyong dalawa, Jason Austria and Jason Enriquez, sa mga ibinigay ninyong suporta. Tuwan-tuwa yung mga pamilya ng aming estudyante na binigyan nyo ng maagang pamatch ko, sila Antonio Lacap at Abril Mendoza. Nawa, bumalik pa ng doble yung lahat ng mga blessings na binibigay nyo para sa iba. Ngayong taong ito, isa na namang kapatid natin ang tutulungan natin. At kung saan ako nakatayo. Ito yung dati nating Balanga City Athletic Ground. Nasa ngayon, ito na ang kanyang itsura, no? Lahat kinuha ng pandemya. Buhay ng tatay ko, trabaho, pera at bahay.
tanging pamilya ko na lang ang lakas ko para magpatuloy sa mundong to. Kahit pinipigilan ako ng mga paa ko. Bilang isang haligi ng tahanan, alam ni Jose ang hirap ng buhay. Alam din niya ang buhay ng isang mananayaw na nagkaroon ng malubhang sakit. Noon pa man ay si Jose na ang nagpipigay ng pangangailangan para sa kanyang pamilya. Pero nang dumating ang pandemya, nadagdagan pa ang pasan nitong problema. Paano po ba nakatulong sa inyo yung pagsasayaw? Sa pagsasayaw ko ay malaki-malaki ang tulong sa akin, lalo na sa pamilya ko. Kasi po, nung nag-aaral pa ako sa Manila, pinagpapatuloy ko yung pag-aaral ko din ng sayaw sa San Juan Metro Manila. Doon naman ako nagpatuloy ng pag-aaral. At ang pagtuturo ko sa mga bawat school ng Metro Manila ng sayaw ay doon ako nagkakaroon ng yung payment nila sa akin para ho ipangtustos sa aking pag-aaral at sa aking pamilya upang makatulong ako. Malaking tulong sa amin ng pamilya ko ang pagsasayaw ko. Kaya malaking tulong na ibinigay sa akin ng Panginoon na magkaroon ako ng talent na ganito. Ilang taon po kayong nagstay lang sa Manila? Almost 9 years na akong nagstay sa Manila. Magstay ako sa Manila ay umuwi na ako dito sa probinsya ng Bataan dahil sa kasamaang palad ay nasabay pagkamatay ng aking ama. Pinagpatuloy ko sa Bataan ang aking pagtuturo ng sayaw, maging dance instructor ako sa lalawigan ng Bataan at ipakita ko ang kagandahan ng kultura ng pagsasayaw tulad ng iba't ibang sayaw na folk dance, street dancing, retro, modern, mga fashion show sa stage, yung tablado, ballroom, at iba't ibang klase ng pagsasayaw, sininda sa pagsasayaw. Kaya pinagyabong ko yon upang kumita pa rin hanggang sa pangtustos sa akin at sa pamilya ko. Noong dumating po sa inyo yung ganitong sitwasyon, ano po yung mga nakatanong ng malaking pagbabago sa buhay? Nung time na nagtatrabaho na ako sa barangay ng Bagong Bayan na naging clerk nila ako, ay nung una nararamdaman ko na yung sakit sa likod na akala ko walang problema. Lagi akong sasabing ko lang sa biyanan ko na mama, pakihilot yung likod ko, mawawala na. So nang time na talagang masakit na, nung sumapit na yung August, ay ng July, start ng July, masakit na, sinugod ako sa hospital. Talagang naibalik ulit ako sa bahay, tapos sumapit na talaga yung August. Doon na talaga naging isang araw na sinundo ko asawa ko, tapos kinabukasan, hindi na ako nakatayo. Na naging priest yung aking magmula tiyan pababa, tapos naging risk sa buhay namin na ano yung nangyari to sa akin. Una yung pang financial namin, hirap na hirap kami kasi yung sa gamot ko lang talagang hindi lang na-enjoy yung
humingi ako sa mga teacher, hindi ako ikakahiya yun kasi isa ikakagaling naman ng sarili ko na manhingi ako ng tulong sa ibang tao na hindi ko kakahiya yun para sa ano, malaking dagok sa buhay namin kasi hindi na ako nakakapagsayaw, hindi na ako nakakatay. Basta malaking dagok sa buhay na. Ganitong sitwasyon niyo kasi talagang naandyan yung mga suporta niyo, Mami, ano. At natutuwa din kami na talagang even itong si panganay natin, si ate, talagang ang laking bagay, ano. Sa, alam ko, saan ka pumapasok niyo? Sa 167 Shoppers. Okay. So, pagka maalis ka, sino yung naiiwan? Si Oda. Bago maalis. Sige, Lola po siya. Tapos pagdating ko po, sa pakayin ko na po sa house. Mabak, ako doon. So, ikaw naman ang bahala. Okay. So, paano kayo napunta dito sa lugar niyo? Diyan po si Mama. Dati po na akong magpangalitan. Kasi, simula nung lumipat ko kami kay Mama. Kasi po, medyo maliit yung bahay niyo. Hindi po pwede nakaupo siya. Kailangan ko pwede makalitan. Tapos pag emergency po, nagharapan pumasok yung medic sa bahay niya. Nakiusap po kami kay Kap na kung pwede, dito na lang po muna ang magsamantay. Hanggang hindi po kami nalilipat sa bahay. Kasi i-re-relocate po kami sa bali. Kaya niliskop ko lang po yung phone. Malaki po yung gagalaw ng hanggang madali lang po pag dumating ang medic. Okay, hanggang saan ba ang maibibigay mo para kay Jo? Hanggang kaya po masama ako ano po ni Alvin. Okay, kami nga actually nakita ganalan ang sitwasyon niya, no? Kaya kami din mga SPA fans, alam naman namin na siya ay kumbaga nasa kapatid namin siya dahil nasa linya siya ng dance, ano? So kami din nagpapaabot din kami ng tulong para rin na naman makatulong kahit konti sa kanya dito, lalo na sa kanyang pagkagamot, ano? So naibanggit niya na nga na syempre may takot din siya sa pagpapa-opera, no? Pero kung magkuha naman sa amin sa tumot, nawa sa Diyos din natin na unti-unti yung recovery niya talagang magtuloy-tuloy. Mabubuting puso na willing pong tumulong sa aming asawa na si Lidyo. Lubos po namin pasasalamatan kung ano man po yung inyong maiyak. Yeah. Kasi ang hirap po talaga lalo na ngayon. Ako lang po talaga yung maaasahan nila ngayon. Ang pahit. Pala na kung day of okay lang. Kasi nga, kailangan. Ultimo papili niyang kapag inuuta ko lang po talaga sa mga asmahan ko. Ang hirap lang po talaga. Kasi sa akin po lahat ng mga pagbastos. Ngayon po, mga tata ko. Hindi ko na rin po maasikas kasi syempre kailangan ko po magtrabaho. Pati ko lang dyan si mama kahit pa paano nakatubo po sa akin. Talagang hindi ko na po talaga mahirap yung mga anak ko yung magagawa yung bahay. Kasi
ang oras ng trabaho ko talaga 12 hours. Hanggang gabi na po ako po umuwi talaga. Hindi na po talaga makasikaso sa pagod din. Diretso ko na rin po dito na ano. Pero pagkabi, ano ko na lang po talaga sa pagbri. Dahil nakakapag ano po sa kabiliin. Bahadi din na. Minsan nga po nagre-reklamo na nahihirapan na kagaw po siya kay dati kasi mabigat na kagaw po yung paka. Eh, sabi ko, labo naman si dati kaya sabi ko, hindi ako makakalaro, babantay ako lang si dati, sabi niya ganun. Naiiyak din po po kasi siyempre. Eh, bis pa siya alagaan namin. Siya pa yung talaga kay dati niya sa edad na 7 years old na. Naglalaro na sa labas. Pero hindi ko siya sa'yo kung pinabantayan na si daddy niya. Kaya tuntuwa ko po dito sa panganay ko. Kaya pag hiniling niya po talaga, pinipinit ko ibigay. Kasi yung ibang bata, yung doon po, hindi niya naiisip na alagaan ng daddy niya. Pero siya, umuunan niya pa talaga si daddy niya. Kaya tayo po pa talaga ako binigay sa akin. So, siguro ito ay hanggang galing namin sa kanya, no? Makatulong to sa paggagamot ng ating kapatid na si Jose Marasigan. So, kung meron pa rin darating sa amin, nahabol pa rin namin. No? At the meantime, siguro bitigay namin ito at least makakabili na lang ng mga gamot niyan. So, nawa, makatulong to sa tulong din ng mga ni Mang Jean, saka ng ilan sa mga estudyante natin na SPA dance, makatulong to yung mga magulang ng SPA dance. So, salamat din po sa kanila. We hope na sana tuloy-tuloy yung recovery mo, no? At sa'yo, ma'am, patagan mo lang. Pinarating din ni Sir Jonathan na nawa, manubalik ka doon sa dance floor, ano? Dahil siyempre, kailangan pa rin namin na isa sa mga talagang nagtataguyon ng sining. Maraming salamat sa inyo, sa mga dance ng SPA ng Bataan National High School, sa pangunguna ni Ma'am Akit at ni Ma'am Jenny Targarin, at kay Mr. Kaiser Baldeo, na papasalamat din ako na na sa mga tulong na binigay sa atin, sa amin, ng pamilya ko, sa pagpapagamot ko, at ginamit si Ma'am Akit ng Diyos upang pagtulungan at dalhin dito sa akin, sa aming bahay. Nagpapasalamat ako sa kanya na lubos-lubos, at Merry Christmas and Happy New Year, and God bless. Joy forever, choose.
shelter us with your commands. What heart could fully comprehend your mercies endless? You lead us through the shadows deep, where doubts trace every step it seems. But as the darkness breaks, we'll see the morning promise. Outstretched upon the cross, the greatest gift there ever was of loving kindness. A life laid down to rescue us, with arms outstretched upon the cross, the greatest